tinanghal na dangal ng kabataang Novo Ecijano 2018 ang isang kapatid na Muslim at isang magsasaka kabilang ang walupa sa ginanap na awarding ceremony ng The Outstanding Young Novo Ecijanos 2018. Dahil sa katangi-tanging tagumpay, galing at talino sa larangan ng pamumuno at dedikasyon sa paglilingkod sa kabataan at pamayanan ay pinarangalan ang Muslim na si Noreen Sabdula at ang batang magsasaka na si Ernesto Perlas Jr. bilang dangal ng kabataang Novo Ecijano Special Citation of Excellence 2018 kahapon, September 25, 2018 sa Sierra Madre Suites, Palayan City. Si Sabdula ay National at Region 3 awardee sa 10 Outstanding Students of the Philippines, dating student leader ng College of the Immaculate Conception at nakikilahok sa maraming humanitarian at charitable activities sa bansa. Habang si Perlas naman ay ginawaran na ng Department of Agriculture bilang Regional Gawad Saka awardee at Outstanding Young Farmer 2017 and 2018. Ayon sa chairman ng Provincial Youth Development Office na si Billy J. Guansing, ang dangal ng kabataang Novo Ecijano Special Citation of Excellence 2018 ay itinatag ng ina ng lalawigan, Governor Sharina Domingo Umali, para bigyan ng pagkakataon ang mga kabataan na hindi nakalahok sa TOINE o ang The Outstanding Young Novo Ecijanos na kilalanin ang kanilang mga naiambag sa lipunan. Nagkaroon din po tayo ng pagkilala at pagpaparangal sa mga natatanging kabataan ng Nueva Ecija na hindi nakasali sa TOIN. Yun po yung itinatag naman ng ating minamahal na punong lalawigan sa kasalukuyan, Governor Cherry Umali, yung dangal ng kabataang Novo Ecijano Special Citation of Excellence. Kabilang din sa pinarangalan kahapon ng tatlong mag-aaral at limang young professionals para sa TOINE 2018, kung saan isa-isa itong binigyan ng pagkilala sa kanilang mga kahangahangang talino at galing sa kanilang mga napiling larangan. Para sa student category, ang mga nagwagi ay sina Marius Adrian Pablo ng Nueva Ecija University of Science and Technology o NUST, Jacqueline Pengson ng Manuel V. Gallego Foundation Colleges o MVGFC, at Arnie Valdez na nagmula din sa NUST. Habang ang limang namukod-tangi naman sa young professional category ay sina Ralph Marius Fermin, Louis Jim Jose, Mark Adrian Macaso, Rain Fred Ruiz, at Aren Siriban. Sinabi ni Jacqueline Pengson, fourth year student sa kursong Bachelor of Science in Secondary Education at isa sa mga kinilala sa student category, ay ipagpapatuloy lang niya ang mga ginagawa niyang maganda, lalo na ang pagtulong sa mga out of school youth na makapag-aral sa alternative learning system o sa TESDA. Nung pong final interview, parang tinanong na din po yan. So ang sabi ko lang din, nagawaran ako na to kasi may ginagawa na ako before. So I will just continue what I am doing and also i-expand pa ng horizon yung mga ginagawa ko. Like helping the other youth, especially those who are out of school youth na makapag-aral kahit sa IELTS and TESDA sa tulong ko and also ng PIAP. Ang TOINE ay nasa ika-anim na taon na ng pagbibigay ng pagkilala sa mga mahuhusay at natatanging kabataan ng lalawigan na itinatag at sinimulan noong taong 2013 sa pangungunan ni former Governor Aurelio Umali at hanggang sa kasalukuyan ay ipinagpapatuloy ng ina ng lalawigan, Governor Sharina Umali. Ang main reason po kung bakit ating ginagawa ito ay ito po'y pagpapakita ng pagkilala sa lahat ng mga kabataang Novo Ecijano na nagpakita, nagpamalas ng kanilang galing, husay at talino sa iba't ibang larangan. Nag-iwan naman ang mensahe si Guansing sa mga kabataan na makiisa sa mga programang inilalaan ng pamahalaang panlalawigan sa mga kabataan at patuloy na maging huwarang miyembro ng lipunan. At sa lahat po ng kabataang Novo Ecijano, ang mensahe ko lamang po ay patuloy po tayong maging kabahagi ng mga programa at proyekto ng pamahalaang panlalawigan na alay po sa inyo para po tayo patuloy na maging mahusay at magaling na kabataang Novo Ecijano at miyembro ng ating lipunan. Jess Adizon, Balitang Unang Sigaw. Unang Sigaw.